mainit na balita ngayong tanghali. $4 billion na halaga ng investments na secure ng Pilipinas mula sa Germany ayon sa Presidential Communications Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling tiniyak na hindi isusuko ang teritoryo sa West Philippine Sea. Suporta ng Germany sa Pilipinas sa usapin ng South China Sea, pinasalamatan ni PBBM. Religious leader na si Apollo Quiboloy binigyan ng Senado ng 48 hours para magpaliwanag kung bakit hindi dapat arestuhin. Term extension, dahilan umano ng Marcos administration sa pagsusulong ng panukalang charter change ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mga airport sa bansa naghahanda na sa inaasahan dagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 13, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali, nagpulong na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin. Kabilang sa mga tinalakay na dalawang opisyal ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Ang detalye sa ulat ni James Hilario. Muling pinagtibay ng Pilipinas sa Germany ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng mga patakarang nakabatay sa international rules. Sa isang joint press conference, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkaroon siya ng productive at insightful bilateral meeting kay German Chancellor Olaf Scholz kahapon, March 12 sa Berlin, Germany. Tinalakay din nila ang kahalagahan ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. As like-minded partners, we reaffirmed our commitment to promoting the rules-based international order, extending our commitment beyond our own regions to contribute to the broader global community. Ipinahayag din ng Pangulo na bukas ang pamahalaan ng bansa na makipagtalakayan sa Germany patungkol sa pagsasanay sa mga bagong larangan tulad ng cyber at maritime domain. Bago umalis si PBBM patungong Germany noong Lunes, nilagdaan niya ang isang joint declaration na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at mga transport agency ng Germany sa maritime sector. Ayon sa Pangulo, natutuwa siya sa pagtaas ng interes sa pagpapahusay ng maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Tinatanggap din niya ang mga hakbangin upang mas mapagyaman ang partnership ng dalawang bansa. Ipinaabot din niya ang kanyang pasasalamat kay Scholz para sa kanyang patuloy na suporta para sa international law, kabilang na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Iginiit din ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Our shared commitment to international law strengthens our partnership and creates a favorable atmosphere for working together on global issues. I reiterated that the Philippines remains committed to addressing issues through dialogue and consultation. Yet the Philippines, like any sovereign state, will continue to firmly defend its sovereignty, its sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law. Ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang taus-pusong pasasalamat sa German government at sa mga mamamayan nito dahil sa kanilang magiliw na pagtanggap sa kanya at kay First Lady Luis Araneta Marcos at sa delegasyon ng Pilipinas. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa nasa $4 billion na halaga ng investments mula sa Germany ang nasecure ng Pilipinas kasunod ng working visit doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa investment deals, mayroon ring tatlong letters of intent na nakuha ang Pilipinas mula sa iba't ibang German companies. Dagdag pa ang dalawang memoranda of agreement at tatlong memoranda of understanding.
Nakapaloob dito ang planong pagtatayo ng partner hospital na magiging training center ng mga personnel ng mga maliliit na paggamutan. Gayun din ang development ng innovation think tank at strategic and digital partnership sa larangan ng kalusugan. Kabilang din sa mga napagkasunduan ang pagbuo ng public-private partnership na naglalayong i-rehabilitate ang degraded farmlands sa Pilipinas at iba pang mga innovation. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga overseas Filipino workers sa Germany dahil mas naging madali para sa gobyerno na makakuha ng foreign investments. Tinawag niya ang mga ito bilang bagong bayani ng bagong Pilipinas. Narito ang report ni James Hilario. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa mga overseas Filipino workers sa Germany sa kanilang ambag sa pagsisikap ng pamahalaan na makakuha ng pamumuhunan. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Berlin, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas at tinawag niya ang mga ito bilang bagong bayani ng bagong Pilipinas. You are envoys para kayong mga ambassador lahat ng ating kultura. You exemplify the values of family, faith, honesty, hard work, compassion, and solidarity wherever you go. Nangako din ang punong ehekutibo sa harap ng Filipino community na patuloy na magsisikap upang suportahan ang paglago ng ekonomiya at suklian ang kanilang mga kontribusyon sa pamamagitan ng mga reforma at programa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Agenda. Under the Bagong Pilipinas Agenda, we will witness a transformational period of growth, progress, and reform. This government is committed to good governance, economic stability, inclusive development. Ito po ay para sa inyo, isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga bagong bayani na magtulungan para sa nagkakaisang bagong Pilipinas para mapagtagumpayan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Muli ring tiniyak ng Pangulo sa ating mga kababayan doon na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng mga hakbang upang itrato ng tama at may respeto ang mga Pilipino na nasa abroad. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya isusuko at patuloy na ipaglalaban ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Sa talumpati ni PBBM sa pagharap nito sa Filipino community sa Germany, binigyang diin ng presidente na nakasuporta ang Germany sa Pilipinas sa usapin ng mapayapang paraan ng pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Germany sa pagsusulong nito ng rules-based international order sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs na bagaman may ilan sa mga proposal ng China kaugnay sa issue ng pinagtatalunan teritoryo sa West Philippine Sea ang pwedeng magawa, iginiit ng DFA na karamihan sa mga ito ay pawang kontra sa interes ng Pilipinas. Ayon sa kagawaran, may mga natanggap na silang concept papers mula sa China noong nakaraang taon ukol sa maritime-related proposals. Subalit matapos ang masusing pag-aaral at deliberasyon, sinabi ng DFA na karamihan sa mga ito ay labag sa national interest ng Pilipinas. Binigyan din ng DFA na ang anumang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay kinakailangan na sang-ayon sa mutual interest. Samantala, sa isang joint briefing kahapon kasama si German Chancellor Olaf Scholz, sinabi ni PBBM na hindi ni-reject ng Pilipinas ang proposal ng China kaugnay sa maritime issue. Gayunman, meron anya mga premise sa nasabing proposal ang hindi naaayon sa national interest ng Pilipinas. That premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines.
Ibinilita kahapon ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumaba na sa 54 ang bilang ng mga Chinese vessel na namonitor sa West Philippine Sea. Sa isang press con, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakita ang naturang China vessels sa 4 na maritime features at mga isla sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas bandang alas 4 ng hapon noong Lunes, March 11. Mas mababa ang namataang 54 na Chinese vessels kaysa 240 na naunang ibinalita ng Philippine Navy na namonitor sa Mischief Reef noong January 30. Sunod-sunod ang mga naging banta sa buhay ng Filipino seafarers bunsod ng gulo sa mga bansang kanilang napupuntahan. Kaya naman, nais na ng Department of Foreign Affairs na tuluyang maisabatas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Narito ang report ni Nel Mariboho. May tuturing na seryosong usapin na ang pagkamatay ng 2 Pinoy seafarers bunsod ng pag-atake ng Houthi. Kaya naniniwala ang Department of Foreign Affairs na malaki ang may tutulong ng panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers upang lalong mapangalagaan ang kapakanan ng mga tripulanteng Pinoy sa gitna ng banta sa kanilang seguridad dahil sa nangyayaring gulo sa ibang mga bansa. To us, it's already grave enough na may namatay. Now, as for more empirical data, this will have to come from other sources, no? But hopefully this will be the last incident where we have Filipino seafarers or other seafarers being killed. Any law which will improve the lot of seafarers should be signed as soon as possible, but we fully respect the president and the legislators' desire to improve the bill as it is. Sa ilalim ng Magna Carta of Seafarers, ma-institutionalized ang pagbibigay ng proteksyon sa mga Filipino seaman. Magbibigay din ito ng garantiya sa international community na sumusunod ang bansa sa mga obligasyon na itinatakda ng mga international conventions para sa lahat ng mga seafarer. Naantala ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas dahil patuloy pa itong sinusuri. Sa kasalukuyan, ayon kay Yusek De Vega, masasabing bumaba ang bilang ng mga Pinoy seafarers na tumatangginan dumaan sa mga ruta na itinuturing na high-risk areas. But the statistics show that they are declining. Especially after what happened now, they will be declining. Because there are few seafarers now, Filipino seafarers now, aboard ships, plying that route. Which means they are declining. Otherwise, we expect a lot more. Ang usapin naman sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy ang isa sa mga inaasahang matatalakay ni Pangulong Marcos sa Berlin. We do expect and they will ensure that for ships bound for Germany, for example, for German ports or for German flagged vessels, that they'll give the highest protection to our seafarers. Nasa Germany ngayon si Pangulong Marcos para sa kanyang working visit kung saan kabilang sa pake niya ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na sa bansa ang 11 sa 15 Filipino crew ng bulk carrier na inatake ng missile ng Houthi rebel noong nakaraang linggo. Diniretso naman sa ospital ang isa sa mga nakauwing crew para sa karampatang gamutan sa kanyang tinamong mga injury. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Masaya ang 11 tripulante ng MV True Confidence dahil sa wakas ay nakauwi na sila sa bansa at nakapiling ng muli ang kanilang mga pamilya. Subalit kaakibat nito ang lungkot dahil umuwi sila sa Pilipinas na hindi na sila kumpleto. 2 kasi sa 15 Pilipino crew ng bulk carrier ang nasawi, habang 2 naman ay patuloy na ginagamot sa Djibouti Hospital matapos na magtamo ng injuries dahil sa missile attack ng Houthi rebels noong nakaraang linggo. Nalulungkot po talaga, talagang grabe, kasi nakasama po namin ng ilang yung mga nandoon na pagsaluhan namin ng mga salo-salo ganyan. Kaya tas biglang ganun lang yung mangyayari, so napakasakit din po sa amin. Ayon kay Mark,
Alam at tanggap nila ang panganib na susuungin sa pagdaan sa Gulf of Aden. Pananalig sa Diyos at tiwala sa pamilya ang pinaghuhugutan nila ng lakas ng loob. Siyempre naman po, ma'am, nakaramdaman naman po ng ano ka ba? Kasi yun po yung factor na hindi controlled ng ano eh, ng controlled ng barko. So, yung ginagawa po ng namin, preparation, na within our control po. Malaking bagay din ang suporta ng pamahalaan, ng kanilang manning agency, at ng kanilang mga pamilya para makabangon sila sa nangyari. Kahapon, dumating na sa bansa ang 11 crew sakay ng Ethiopian Airlines. Ayon sa Department of Health, nasa maayos na kondisyon ang 10 tripulante at makakauwi na sa kanilang pamilya. Pero ang isa sa kanila na nasugatan sa nangyaring insidente ay idiniretso sa hospital para suriin ang naging pinsala sa katawan. Of the 11, may isa pong injured at dadalhin natin sa hospital. Meron siyang fractures ng kanyang left foot. But all the rest have been examined by our doctors, our mental health professionals, and we continue to give support. Meron kaming mga phone numbers for them, for hotlines, for any other psychosocial needs na kailangan nila from their traumatic experience. Humingi naman ang paumanhin ang DMW sa publiko at pamilya ng dalawang nasawi dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang labi ng kanilang mga kaanak. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, hindi madali ang pag-retrieve sa mga labi at mayroon pang security risk sa lugar. So, hindi po ganun kadali na mag-salvage ng isang barko at mag-retrieve ng human remains within that barko given the conflagration, the explosion that happened just a few days ago in that same ship. And number two, yun nga, we are told some difficulty in terms of going into the ship. Maraming mga steel structures and what else is there na are in the way. Nakausap at naipaliwanag na rin nila sa pamilya ng dalawang nasawi ang prosesong pinagdaraanan bago ma-retrieve ang mga labi. Samantala, naiwan naman sa Djibouti Hospital ang dalawa pang Pinoy na nagtamo ng major injuries. Ang isa ay nagtamo ng injury sa binti, samantalang nasunog naman ang ilang bahagi ng katawan ng isa pa. But both are in stable and recovery condition and are due to be flown home. It's just a matter of time. There will be an adequate announcement. May naiwan ding mga tauhan ng DMW sa Djibouti para sa pagpuproseso ng mga dokumento ng mga ito. Wala kasing nailigtas na mga dokumento ang mga tripulante mula sa barko. Tiniyak naman ng DFA ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga uuwing seafarers. Nagbigay naman ng tig 50,000 cash assistance ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Nag-abot din ng tig 20,000 pesos na livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ryan Dacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng provisional deputization sa mga traffic personnel ng mga local government units sa Metro Manila. Hindi na rin iaapela ang desisyon ng Supreme Court na nagbabawal sa mga local traffic law enforcers na mag-issue ng violation ticket. Narito ang ulat ni JP Nunez. Naniniwala si Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora na magkakagulo sa kalsada kapag biglang tumigil sa pag-i-issue ng ticket ang mga local traffic law enforcers. Magiging maguloan niya sa kalsada kung walang magbabantay sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Napakahirap po kung biglang lahat na lang ng traffic enforcers ng aming mga lungsod ay titigil sa paniniket dahil ang maging resulta po niyan ay grabbing traffic. Ganito anya ang mangyayari kung agarang susundin ng mga LGU sa Metro Manila ang desisyon ng Supreme Court na ipagbawal sa mga local enforcers ang pag-i-issue ng violation ticket.
Ngunit dahil hindi pa naman anila ito final and executory, isa sa napagkasunduan ng Metro Manila Council ay ang pagsasagawa ng provisional deputization na pangungunahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ibig sabihin nito, ang MMDA ang magbibigay ng karapatan sa mga local traffic personnel na mag-issue ng violation ticket. Ang immediate solution namin ay mag-provisional deputization, pero subject later on sa compliance doon sa requirements po para maging full deputization ng traffic enforcers. Hindi pa talaga ito ang paraan ng pag-deputize para maging qualified sa pag-i-issue ng violation ticket ang isang traffic law enforcer. Kumpara kasi sa mga LGU, ang MMDA personnel ay dapat nakatapos ng kahit second year college. Tatapusin ang 72 units ng seminar at training at maipapasa ang exam. Pero kung istriktong ipatutupad ito, kakaunti lamang ang mga local enforcers na makakapasa at mauubusan na ng manghuhuli sa kalsada. We need time to be able to recruit new personnel. Halimbawa, yung mga existing namin na traffic enforcers, kung isa-isahin ko sila at alamin kung sino dito ang pasok nga sa current criteria, baka marami sa kanila ay hindi mag-qualify. Ang problema natin, katulad sa Pateros alone, ay marami kaming mga job order employees, ano? Particularly sa traffic enforcement. So kung strictly implement na natin kaagad yan, yung standard requirement, ay maraming hindi madedeputize sa isang local government unit. Samantala, nagdesisyon ang Metro Manila Council at MMDA na hindi na iapela pa sa kabuuan ang desisyon ng Supreme Court. Pero pwede namang maghain ng kani-kanilang motion for reconsideration ang mga LGU. Sa ngayon, ang Makati, Maynila at Mandaluyong pa lamang ang nagsabi na aapela sila sa Supreme Court. We will no longer file an MR. Option po na mga LGUs ang mag-file ng motion for reconsideration. So, kung sakaling magde-decision po ang mga LGUs na mag-file nga po ng MR, this will be done individually by the LGUs. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa matinding epekto ng El Niño phenomenon. Kaya bukod sa pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa mga residential at commercial areas, ititigil na rin ng ilan ang pagsusuplay ng tubig para sa irigasyon. Umagat dam na nag-announce sila na by April hanggang May. So wala silang allocation for irrigation. So ang mangyayari niyan is yung power generation na lang ang gagawin ng Magat Dam sa ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa San Roque at Pantabangan Dam na mababa na sa normal ang level ng tubig. Ayon sa datos na inilabas ng Pag-asa kahapon, nasa 172 meters na lang ng water level sa Magat Dam habang 238.53 meters naman sa San Roque at 182.09 meters sa Pantabangan Dam. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na healthcare services sa gitna ng umiiral na El Niño sa bansa. Ayon kay DOA Secretary Ted Herbosa, may mga contingency measures na ang mga ospital sakaling magkaroon ng power outages at problema sa supply ng tubig. Naiparating na rin nila sa Department of Environment and Natural Resources, Energy at Interior and Local Government ang mga healthcare facilities na may water and power supply issues. Nakikipagtulungan din sila sa lahat ng pasilidad ng kalusugan sa buong bansa sa pag-a-assess ng kanilang kahandaan sa El Niño at kung paano pa mapapabuti ang mga estratehiya at plano habang tumitindi ang tagtuyot.
Umabot na sa 348 mga rebelde mula sa New People's Army ang na-neutralize ng Armed Forces of the Philippines sa unang quarter ngayong 2024. Base sa report ng AFP, kabilang na rito ang 301 na mga sumuko sa pamahalaan. 14 na nahuli at 33 na mga napatay sa operasyon mula January 1 hanggang March 7. Dagdag pa ng AFP, aabot na rin sa 41 mga kampo ng NPA ang nalansag ng militar. Dagdag pa ang mga nakumpiskang matataas, nakalibre ng armas at mga pampasabog. Bukod sa NPA rebels, mayroon ring nasa 44 na mga miyembro ng local terrorist group ang kanilang na-neutralize sa unang quarter ngayong taon. Pinagpapaliwanag ng Senado ang religious group leader na si Apollo Quiboloy kung bakit hindi ito dapat arestuhin dahil sa patuloy na hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado. Narito ang report ni Harleen Delgado. Naglabas ng show cause order ang Senado laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Dito binibigyan ng 48 hours o 2 araw si Quiboloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin at itinitinis sa Senado. Ipinunto sa kautusan ang hindi pa rin pagsipot ng religious leader sa investigasyon ng Senado, dahilan para patawan ito ng contempt order. Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, inilabas ang show cause order bilang pagbibigay ng due process sa resource persons. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family issue. Paliwanag pa ng Senate leader, sakaling hindi pa rin sapat ang magiging paliwanag ni Quiboloy, dito na maglalabas ng arrest order ang Senado upang mapaharap na ang religious leader sa susunod na pagdinig. Pag nag-show cause order si Ma'am Lisa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the arrest order. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sang-ayon si Senator Nancy Binay na dapat dumalo sa pagdinig ng Senado ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay Senator Binay na siyang vice chairperson ng Senate Committee on Women, tama lamang na i-require na dumalo si Quiboloy ng pagdinig dahil inimbitahan ito ng Senado. Dagdag pa nito, tila mawawala ng kapangyarihan na mag-imbita ng resource person ang Senado kung hindi naman dadalo ang mga inaanyayahan. Isa si Senator Binay sa mga hindi pumirma para harangin ang contempt order laban kay Quiboloy. Inirespeto ko yung desisyon ng chairperson dun sa pag-cite ng contempt. Hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag-attend yung isang resource, isang imbitado sa Senado, di ba? Parang if ever, first time ata sa history ng Senate, kung natuloy itong reversal ng desisyon. Inaprubahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang panukalang nagsusulong na pawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa aligasyon ng paglabag. Samantala, pinasite in contempt na ng House Committee on Legislative Franchises ang religious leader na si Apollo Quiboloy bunsod ng hindi pagdalo ni Quiboloy sa pagdinig ng Kamara. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cole. Aprobado na ng House Committee on Legislative Franchises ang panukalang batas na nagsusulong na pawalang bisa ang legislative franchise na ipinagkaloob sa Swara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa prangkisa. Partikular na ang House Bill No. 9710 na inihain ni One Rider Party's Representative Rods Gutierrez. Bukod dito, inaprubahan na rin ang committee report kung saan kabilang ang bill. I believe that this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. On this note, Mr. Chair, this representation would like to move
for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarasug Media Corporation. So move, Mr. Chair. There is a motion. Approval of House Bill 9710. Any second? Second the motion, Mr. Duly Chair. Duly seconded by the Honorable Pancho. Any objections? The Chair in objections. House Bill number 9710 is approved as with no amendments. Nag-ugat ang imbestigasyon ng komite sa SMNI matapos ang maling ulat ng isa sa mga program host ng estasyon na si Jeffrey Celis na 1.8 billion pesos umano ang ginastos ni House Speaker Martin Romualdez sa mga biyahe nito noong nakalipas na taon. Sa mga sumunod namang pagdinig ng House panel, nahayag ang mga umunay iba pang posibleng paglabag sa prangkisa ng network. Samantala, tuluyan ang na-cite in contempt si Apollo Quibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng estasyon. Batay sa chairperson ng komite na si Paranaque Representative Tambunting, tatlong beses nang pinadalhan ng imbitasyon ang religious leader. Nagpadala na rin ang kamara ng sapina kay Quibuloy. Any objections? The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Quibuloy is cited for contempt. Kalinsabay nito, inaatasan na rin ang House Sergeant at Arms na makipag-coordinate sa law enforcement agencies upang madala si Quibuloy sa premises ng Kamara. Iginigiit ng abogado ni Quibuloy na bilang honorary chairperson ng SMNI, wala na itong kinalaman sa daily operations ng estasyon. Gayunman, ayon sa ilang mambabatas, may mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinatawan at opisyal ng SMNI sa pagdinig. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God. He acts with impunity. He takes this hearing for granted. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. Pumayag naman ang House Committee na bigyan ng hanggang Biyernes si Quibuloy upang ipresenta ang sarili sa Kamara at maiwasang maaresto at madetine sa House of Representatives. We don't have to detain him because if he comes here on the date as requested, then there will be no use but who natin kailangan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo kagabi sa huling araw ng rally ng SMNI at taga-suporta ni Apollo Quibuloy, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay nabanggit niya na dapat mag-ingat ang publiko kaugnay sa issue ngayon ng charter change o pagbabago sa saligang batas. Narito ang report ni Dante Amento. Pagpapahaba ng termino, ito ang nakikitang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsusulong ngayon ng Marcos administration sa charter change. Sa kanyang talumpati sa rally ng mga supporter ni Kingdom of Jesus Christ International Leader Apollo Quibuloy kagabi sa Maynila, sinabi nito na gaya ng kanyang amang si former President Ferdinand Marcos Sr., nais lang umano ni PBBM na palawigin ang kanyang panunungkulan. Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon Marcos dito, basta panahon ng Marcos, napakian naman talaga yung konstitusyon. Dagdag pa ng dating Pangulo, oras na galawin ang anumang probisyon sa saligang batas, magiging bukas na ito sa iba pang pagbabago. Bunso nito, pinag-iingat ni FPRRD ang publiko sa pagsuporta sa mga hakbang patungkol sa pagbabago sa konstitusyon dahil malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na panahon. Ang gusto nila itong Congress
i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Dumalo din sa rally si Vice President Sara Duterte subalit hindi na ito nagsalita. Naroon din sina Senators Christopher Bongo, Ronald De La Rosa at Robin Hood Padilla. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas na magkakaloob ng maternity benefits sa informal economy workers. Layo nitong amyendahan ang Republic Act No. 11210 o ang 2019 Expanded Maternity Leave Act. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, sino-sino yung particular na target na makinabang dito sa pagkakaloob ng maternity benefits? Aga, inihain ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang House Bill No. 10070, isang panukalang batas na magkakaloob ng maternity benefits sa informal economy workers. Kabilang sa target nitong mabigyan ng maternal protection ang freelance workers, self-employed workers, home-based workers, domestic workers, agricultural workers at iba pa. Partikular na yung mga babaeng manggagawa na hindi miyembro ng Social Security System o SSS. Sa ilalim ng measure, isinusulong na mabigyan ang mga ito ng one-time direct maternity cash benefit sa bawat panganak. Katumbas ito ng minimum wage rate sa kanilang rehiyon times 22 days. Nakasaad din sa panukalang kukunin ng pondo sa kita ng pamahalaan mula sa ipinapataw na buwis sa sweetened beverages, alcohol at iba pa. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman ang tutukoy sa requirement at eligibility ng mga beneficiaryo oras na maipasa itong panukalang batas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagpaalala ang isang mambabata sa mga opisyal ng gobyerno at appointee sa kahalagahan ng good moral character sa kanilang pagharap sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Bunsod ito ng ipinagpaliban na kumpirmasyon sa promotion ni Philippine Army Brigadier General Ranulfo Sevilla matapos tutulan ng kanyang may bahay dahil sa alegasyon ng pananakit, kawalan ng sustento at pangangaliwa. Tumanggi nang magpaunlak ang panayam si Sevilla dahil may gag order na umano ang korte. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi lamang performance ang binabantayan ng CA, kundi ang karakter at pag-uugali ng mga opisyal ng gobyerno. May mga nasampulan na rin anya noon ng mga miyembro ng gabinete at ambassador na na-defer ang appointment dahil sa iba't ibang issue. Lahat ng mag-a-apply dito sa commission appointments should be of good moral character. Hindi sapat yung performance record nyo bilang kawanin ng gobyerno. Lalo na sa mga appointees for secretaries, kailangan of good moral character. Kasi mabubusisi yan na lahat eh. Lusot na sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA si Department of Finance Secretary Raul Precto. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Arlene Delgado live. Arlene, ano yung mga napag-usapan sa pagdinig? Aga sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments o CA, sinabi ni Finance Secretary Raul Precto na hindi siya nababahala sa kasalukuyang utang ng Pilipinas. Paliwanag niya, ang mahalaga, mas malaki ang growth rate o yung antas ng paglago ng ekonomiya kaysa sa paglaki ng utang ng bansa. Sa ngayon anya, nasa 15.8 billion pesos ang ginagastos ng bansa kada araw, pero tanging 11.7 billion pesos lamang ang kayang pondohan ng buwis, kaya 4 na bilyong piso ang dapat utangin ng bansa kada araw. Tinayak nito na hindi magpapataw ng anumang bagong buwis hanggang sa susunod na taon at pagtutuunan muna ng pansin ang pagpapabuti ng gobyerno sa pagkolekta ng buwis.
So for as long as gastusin mo ng tama yung pondong yan at mas lumago yung ekonomiya mo, then your ability to pay improves. So hindi naman ako nababahala sa kalagayan ng utang ng ating bansa. Sa katunayan, 70% ng utang natin ay utang natin sa ating sarili. 1/3 lang ang utang natin sa foreign exchange. So medyo ano, kaya naman natin. Hindi ako nababahala sa issue ng utang natin sa panahon natin ngayon. Aga kumpiyansa rin si Recto na sa 2028, bababa ang poverty incidence mula sa kasalukuyang 16% sa 8.9%. Habang pagdating naman ng taong 2050, magiging 14th na pinakamalaking ekonomiya ang Pilipinas sa buong mundo. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, sisikapin anya ng Department of Finance na maprotektahan ang mga consumer, lalo na mga mahihirap, mula sa pasakit ng mataas na presyo ng mga bilihin. Suportado rin ng kalihim ang economic charter change dahil sa matutulong anya nito ang pagpasok ng investors at paglago ng ekonomiya ng bansa. Inulan naman ang papuri si Recto mula sa mga mambabatas na dati rin niyang nakasama sa Senado at Kamara. Hindi na nagtanong ang mga kinatawan ng House of Representatives bilang pagkilalaan nila sa interparliamentary courtesy sa kanilang naging kasamahan, habang tanging sina Senate Deputy Minority Leader Rito Ontiveros at Senator Grace Poe ang nagtanong kay Recto mula sa Senate contingent. Ang sa ngayon nasa plenaryo na ano si Secretary Recto at para formal na aprobahan sa plenary level yung kanyang appointment bilang Department of Finance Secretary. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Muling magpapatawag ng pagdinig ang Senado sa susunod na linggo kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa Lotto Games at Winners. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, chairman ng Subcommittee on Games and Amusements, tumataas ang trust issues sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa nangyaring glitch kamakailan. Batay din anya sa isinumiteng dokumento ng PCSO, may mga questionableng nakita sa Lotto Games at mga nanalong mananaya. Dagdag ng senador, patuloy nilang inaaral ang mga dokumento kung saan lumalabas na ilang beses nanalo ang isang mananaya sa loob lamang ng isang buwan. Ilalabas anya ng komite ang mga impormasyon na hindi saklaw ng data privacy laws sa isasagawang pagdinig sa Lunes, March 18. Iginagalang ng Philippine National Police ang desisyon ng korte sa pagbasura sa kaso laban sa film director na si Jander Castro at tatlong iba pa. Ito'y may kaugnayan sa umano'y panununog ng modern jeepney sa Catanawan, Quezon noong January 31. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung susunod na hakbang ng PNP matapos na ibasura ng korte yung kaso laban kay Castro at sa mga kanyang mga kasamahan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Pinag-aaralan na nga ngayon ng pambansang pulisya ang refiling ng kaso laban sa film director na si Jade Castro at tatlong kasamahan nito. Ito'y matapos nga nakatiga ng Catanawan Regional Trial Court Branch 96 ang inihaing motion to quash ng kampo ni Castro kaugnay sa kinakaharap na kasong destructive arson. Kinwestiyon ng kampo ni Castro ang legalidad ng pagkakaaresto sa kanila ng mga pulis. Bukod kasi sa hindi sila nahuli sa crime scene, dinampot-an nila ang mga ito ilang oras na ang nakararaan matapos ang panununog. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, inirerespeto nila ang desisyon ng korte ukol dito. Sa ngayon aniya ay naghahanda na ang Police Regional Office 4A sa pagsasampa ng panibagong kaso laban kay Castro at tatlong kasamahan nito. Nauna nang nanindigan aga ang Police Regional Office 4A na matibay ang kanilang ebidensya na ang grupo ni Castro ang nanunog ng modern jeep sa Barangay Dalahican, Catanawan, Quezon noong January 31, base na rin sa kanilang mga witnesses. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naghahanda na ang mga paliparan sa bansa kaugnay sa inaasahan dagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday. Sa pagtaya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, maaaring tumaas ng 10% ang passenger volume ngayong katapusan ng Marso.
Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, paano pinaghahandaan ng mga airport ang inaasahang bulto ng mga pasahero sa darating na long holiday? Ella, ayon nga sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sa ngayon pa lang meron ng mga airport sa bansa ang nagsagawa ng bomb simulation bilang paghahanda nga sa long holiday sa katapusan ng buwan. Pinagsusumite na rin ng airport operations o pinagsusumite na rin ng Airport Operations and Communications Plan ang mga airport managers para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa CAAP, nakahanda na ang 44 na mga paliparan sa bansa para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero pagsapit ng long holiday mula sa March 28 hanggang March 31. Anumang oras na ipatupad ng Department of Transportation ang OPLAN Biyaheng Ayos ay nakahanda ng mag-heightened alert ang mga paliparan. Ibig sabihin nito, mas maraming mga personnel ang ide-deploy para umasiste sa mga pasahero. Magtatalaga rin ng mas maraming security personnel para tiyaking ligtas ang mga airport. Magpapatupad din anila ng no leave policy sa mga empleyado. Inaasahan ngayong taon maaaring madagdagan pa ng 10% ang mga biyahero. Mas mataas ito ng 400,000 kumpara sa 4.4 million passengers na naitala noong Abril ng nakaraang taon. Ayon sa DOTR, sisimulan ang heightened alert simula sa March 24 hanggang sa March 31. At Ella, kanina nakausap nga natin ang spokesperson ng CAAP na si Sir Eric Apolonio at sinabi na gaya ng paalala lagi sa mga pasahero kapag merong flight sa panahon ng peak season, 2 oras o 3 oras bago yung kanilang biyahe ay mas mainam na dumating na sa airport para hindi magkaroon ng aberya dun sa kanilang mga scheduled flights. Yan muna ang ating latest live mula dito sa NAIA. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Upang madulungan ang mga kababaihan sa early detection at pag-iwas sa breast cancer, magbibigay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng libreng mammogram at ultrasound sa mga kababaihan ngayong buwan ng Marso. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kailan magsisimula itong libreng mammogram at ultrasound ng PhilHealth para sa mga kababaihan at paano ba ito ma-avail? Yes, aga magandang balita para sa mga PhilHealth members ngayong pagdiriwang ng National Women's Month dahil simula sa buwan ng Hulyo ay may libreng mammogram at ultrasound screening para sa mga kababaihan kada taon. Parte ito aga ng pagpapalawak ng primary care benefits sa ilalim ng konsulta package ng ahensya. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, makatutulong ito sa early detection ng cancer at iba pang mga sakit. Kaya pagdating nga ng Hulyo, nangako ang PhilHealth na magiging libre na ang mammogram at ultrasound screening sa higit 2,000 accredited hospitals nationwide. Kailangan lang magpunta aga ang mga miyembro ng PhilHealth sa mga recommended or accredited hospitals nationwide kasama ang rekomendasyon ng doktor para sa gagawing screening at ito ay libre na. Ayan mo ng update aga, balik sa'yo. Maraming salamat, Jed Neresina. Naglabas na volcanic smog o VOG ang Taal Volcano kahapon araw ng Martes ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Nakapagtala ng 6,837 tons ng sulfur dioxide ang inilabas simula noong Lunes at nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan. Apektado ng nasabing VOG ang munisipalidad ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas, Talisay sa Batangas. Samantala, pinag-iingat ang mga residente na malapit sa lugar, magsuot ng mask, uminom ng maraming tubig at umiwas muna sa mga outdoor activities kung hindi naman kinakailangan.
Sa layunin na mapalakas pa ang sektor ng agribusiness sa Central Luzon, maglalaan ang nasa $6 million na pondo ang Korean International Cooperation Agency o COICA sa mga magsasaka at maliliit na negosyante sa Region 3. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang iba pang detalye nitong tulong na ibibigay ng Korean International Cooperation Agency at kailan ito masisimulan? Ganit ang hali lang, lalo ito ngayong taong 2024 at ito nga ay malaking tulong din dahil magkakaroon din sila ng mga agricultural rice mill na kung saan nga ay makikinabang dito ang mga magsasaka. Nagkaroon na ng kasunduan ang kagawaran ng pagsasaka sa Gitang Luzon o DARFO3 at ang Korean International Corporation Agency o COICA ukol sa development of community-based agribusiness to improve the livelihood and income or marginal farmers sa Central Luzon. Pupondoan ito ng COICA ng $6 million habang nasa $600,000 naman ang ilalaan sa DA. Gagamitin ang pondo sa pagbili ng mga gamit at materyales sa pagbuo nito tulad ng incubation center, rice mill, agricultural inputs at iba pa. Layunin din na taasan ang kabuuang taon ng kita ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng 20% mula sa kalakal pagkatapos na pagpapatupad ng proyekto. Target naman na matapos ang proyekto sa taong 2029. Malaking tulong din naman ito sa mga magsasaka sa Central Luzon upang magkaroon sila ng pagbabagsakan ng kanilang mga kalakal, partikular na kaanin nilang bigas at gulay. At yung latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Sumang-ayon na si Prime Minister Ariel Henry ng Haiti na magbitiw sa pwesto sa gitna ng ilang linggong panawagan ng kanyang resignation at tumitinding karahasan sa bansa. Nangyari ito kasunod ng pagpupulong ng regional leaders sa Jamaica araw ng Lunes, March 11. Pinag-usapan sa meeting ang political transition sa Haiti. Stranded sa Puerto Rico si Henry matapos harangin ng armed gangs upang hindi na makabalik ng bansa. Magpapadala ng $300 million o 16.6 million pesos na halaga ng military weapons ang Estados Unidos sa Ukraine. Kabilang na ang ammunition, rockets at anti-aircraft missiles ayon sa White House. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pagkakabinbin sa Kongreso ng panukalang magpadala ng tulong sa Ukraine dahil sa parts and debate. Layo ng US shipment na maiwasang matalo sa gera ang Ukraine laban sa Russia. Bumisita sa Japan ang pinuno ng United Nations Atomic Agency upang suriin ang pinakakawalang treated radioactive wastewater sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Bukod dito, nagkaroon din ito ng pulong sa mga opisyal ng Japan para isulong ang mapayapang paggamit ng nuclear energy at non-proliferation. Ito ang unang pagbisita sa Japan ni Rafael Mariano Grossi, International Atomic Energy Agency Director General, simula ng umpisahan ang discharge ng treated water noong Agosto. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 10, Versikulo 3 hanggang 4 na nagsasabi, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipaso kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita,
una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.